Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Paulit-ulit na pang-aabuso at banta pa ng pagpatay mula sa kamay ng binansagang Angels of Death ang tinanggap umano ng 5 menor de edad mula kay Pastor Apollo Quiboloy. Pasiyan sa sumbong nila sa Davao City Police. Ang ilang biktima nga pinatay na umano ayon sa pulisya, habang 50 iba pa ang kailangang sagipin. Sagot naman ng Kingdom of Jesus Christ, peke ang mga alegasyon at planted umano ang mga nagrereklamo. Mula po sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Mel, Emil, Vicky, mabigat ang mga akusasyon ng hepe ng Davao City Police laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Base yan sa mga nakausap niyang mga umano'y biktima ng pastor. Pastor Quiboloy is a pedo. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ganyan tinawag ng hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. Ito'y matapos niya makausap ang 5 babaeng dating miyembro umano ng KOJC na nagsabing paulit-ulit umanong inabuso ni Quiboloy ng ilang taon. At the age of 13, they were started to be raped. Sabihin sa kanila ni Pastor Quiboloy na you are offering yourself to the Almighty. Ang mga biktima, karamihan mula umano sa broken family at nirecruit umano sa batang edad, kapalit ng pangakong libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their faith. There's a scheduling of the 7 days of a week, well, Monday to Sunday. You will be given a day, like for instance, Monday. Victim one, you are to be raped by Quiboloy on Monday. Victim two, you are to be raped by Quiboloy on the Tuesdays, and so forth up to Sunday. Ang mga bata ay miyembro ng tinatawag na pastoral o yung nasa umano'y inner circle ni Quiboloy. Magaganda po sila at may mga lahi po sila. Ang mga lahi nila ay mga European, Americans. Actually, yung sexual activity na yan is a final right before you can become a pastoral of the innermost circle. Nagpatuloy umano ang pang-aabuso dahil may banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Quiboloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ko pa, I did not delve with that kung ilan yung mga patay, but I know may mga napatay na sila. Hindi na muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa umano nila ito ng sworn statement. Ang mensahe ko po sa mga victims, ito na yung chance for you to come out in the open. Arrested na po si Pastor Quiboloy and others. Talagang gusto rin namin ho kayong tulungan. We came in late lang. We advanced your cause and to seek justice for you. Pero may mahigit 50 pa raw na mga menor de edad sa loob ng KOJC na hindi nila na-rescue. Ang mga alegasyong inilabas ng Davao City Police itinanggi ng mga abogado ni Quiboloy. Tinawag nila itong peke at planted umano. Ihahanda umano ng Davao City Police ang mga affidavits maging ang mga medical records ng mga umano'y biktima ng pastor para sa pagsasampan ng kasong paglabag sa Republic Act 7610. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hinamon ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ang pulisya na maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso kaugnay ng bagong alegasyon ng umano'y pang-aabuso ng religious leader sa ilang minor de edad. Nakatutok si June Veneracion. I'm sure planted yung lahat yung
Kuan yun, mga manufactured yan. Tinawag na peke ng isang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga bagong paratang ng sexual abuse laban sa nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sagot ito sa paglutang umano ng mga bagong biktima ni Kibuloy na nagsumbong sa PNP. Pagkakakilala niyo po kayo, Pastor Kibuloy, kaya niyo po ba gumalaw, mga abuso, hindi. Hindi. Kahit 1% chance hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon ng kampo ni Kibuloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umaapila rin ang abogado ni Kibuloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. Bukas ng umaga, inaasahang iaharap si Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa Pasig RTC Branch 159 para sa arraignment ng kanilang kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. Bawal ang media coverage dahil mga minor de edad ang mga biktima, sabi ng PNP. Inilalatag na ang seguridad sa inaasahang paglabas ni Kibuloy sa PNP Custodial Center, papuntang korte sa Pasig. Sa hapon naman ang arraignment via video conference ng kaso nila Kibuloy na child and sexual abuse sa Quezon City RTC Branch 106. We don't want to give specifics as to the manner how he will be ushered out of the kamkam in route to Pasig because that is a security matters po. But definitely, may convoy po na lalabas po at escortan po sila papunta po doon sa Pasig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sakto sa deadline ngayong araw, naghain ng counter-affidavit si Alice Wo para sa reklamong material misrepresentation sa Commission on Elections. Sa susunod na linggo naman, isusumite ng COMELEC Law Department sa COMELEC and Bank ang rekomendasyon para sa kaso ni Guo. Nag-ugat ang reklamo sa pagsisinungaling umano ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy para makatakbo sa eleksyon. Ngayong nakapaghain na ng counter-affidavit si Guo, maaari na raw itigil ang preliminary investigation at tumuloy sa resolusyon para sa kontrobersya. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia. Git pa ni Garcia, hindi nila sinisingle out si Guo dahil may iba pang personalidad na nahaharap sa parehong kaso. Pinakakasuhan na ng Justice Department ng qualified trafficking in persons at kidnapping for ransom ang dalawang Chinese middle managers ng sinalakay na pogo sa Porac, Pampanga. Nakatutok si Salima, Refran. Oy, sino yan? Oy. Isa ito sa mga gumulantang sa mga pulis sa labas ng sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Ang lalaking nakaposa sa bed frame, puno ng pasa at iba pang mga sugat sa katawan nang humingi ng tulong noon. Isa lang siya sa mga Pogo worker sa Porac Pogo Hub na nakaranas umano ng pang-aabuso doon at ang ilan dinukot at sapilitan pa umanong pinagtrabaho doon. Ngayon, ayon sa Department of Justice, uusad na sa korte ang reklamo ng mga umano'y inabusong Pogo workers. Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking in persons at kidnapping for ransom ang dalawang Chinese middle managers ng Pogo. Sa resolusyon ng prosecutors, nakitang naabot ang mga elemento sa dalawang krimen. Yung organized crime nila lumipat dito, nagdala ng lagim. Kaya nga, yan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills at kaya itong criminal, itong criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, malaking bagay ang pag-akyat ng kaso sa korte sa pangihikayat ng iba pang biktima o testigo para mapanagot maging mga big players ng mga illegal na Pogo. Yung pag ganito kasi, yung nagiging cooperative yung mga witnesses natin, yung mga complainants, madali nating mapapausad yung ating kaso laban dito sa mga big players na sinasabi mo, like yung former mayors Alice Go and sila Cassandra Ong. Sila kasi yung mga malaking pangalan na nababanggit dito. Nasa kustodiya ng PAOC ang dalawang akusado. Nahaharap rin sila sa mga kaso sa Bureau of Immigration.
Para sa GMA Integrated News, sa Anima Refra, nakatutok 24 oras. 15 beses nag-radio challenge ang Chinese Navy sa eroplano ng BFAR na nagsagawa ng maritime patrol sa Panatang Shoal. At kahit nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas, namataang nagkalat ang mga barko ng China. Nakatutok si Ian Cruz. Exclusive! Palapit pa lang sa Panatang Shoal para sa isang maritime patrol, sunod-sunod na ang radio challenge ng Chinese Navy sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Yan ay kahit papasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Shoal na 140 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Zambales. You are way beyond the 200 nautical miles of your country. Please review your chart. Sakay ng parehong eroplano ng BFAR, naispata namin sa hilaga ng Panatang Shoal ang apat na Chinese militia vessels. Sa silangan naman ito, may isang puting Chinese militia vessel sa bunganga mismo ng Shoal. Nasa labas naman ang tatlong barko ng China Coast Guard at apat na iba pang Chinese militia vessel. Ang isa sa CCG vessel ay umaandar at nagpapalit-palit ng posisyon habang naroon kami. Kanina pa tayo paikot-ikot dito sa Baho de Masinloc, pero itong mga China Coast Guard vessel lamang at mga Chinese militia vessel yung ating namamataan dito. Wala tayong namamataan doon sa loob ng Baho de Masinloc o kahit dito malapit sa paligid ito ng mga mangingisdang Pilipino dahil nga napakatindi ng ginagawang pambabakod nitong mga barko ng China, kaya hindi makalapit dito ang ating mga mangingisda. Umabot sa 15 ang radio challenge ng mga Chino sa sinasakyan naming eroplano. Hindi namin nakita ang Navy vessel ng China na lagi nagraradyo na tinatayang nasa 30 nautical miles mula sa timog ng Panatang Shoal. Bago kami umalis, may isang mother boat ng mga mangingisdang Pinoy ang namataan namin sa 25 nautical miles sa silangan ng Shoal kung saan naroon ang kumpol ng mga barko ng China. Pero sa gitna ng tila unos, tila pag-asa ang natanaw ring bahaghari. Sakay ng BFAR plane mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Tinawag namang fake news ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumalat na impormasyong nagbitiw umano si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Natawa na lang si Pangulong Bongbong Marcos sa kumakalat sa social media na nag-resign na umano si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Fake, 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 fake news. Yan. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Pag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka na may nababasa kayong ganyan. Kaninang umaga, tinawagan ng Pangulo si Teodoro para linawin ang issue. Yan ay fake news. Wala akong intensyon na mag-resign. Ang apela ko lang, huwag nang idamay ang Department of National Defense. Yung mga namumulitika, huwag nang idamay itong napaka-vital na departamento na ito. At ang aking sarili sa fake news at propaganda. Kinakalat lang nila ito para manggulo. Kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, eh kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta't nag-post. Ngayong araw nito, walang pagbabago. Binanggit niya ng Pangulo sa Navotas kung saan mahigit 8,000 mangingisdang naapektuhan ng oil spills sa Manila at mga nagdaang bagyo ang inabutan ng bigas at financial assistance. Baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka Ilocano ko ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. Ligtas ng kumain ng isda at mga lamang dagat ayon sa Pangulo. Pero patuloy pa rin anya ang investigasyon para may mapanagot sa nangyaring oil spill. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan?
Sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform naman, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng Certificates of Congenation at Certificate of Land Ownership Award sa mahigit 1,000 beneficiaries mula Batangas at Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Renadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nagka-aberya na naman sa LRT Line 2 matapos mag-short circuit ang linya sa isang istasyon kaninang umaga. Ang paliwanag ng LRTA sa pagtutok ni Oscar Oida. Biglang may kumislap sa itaas ng tren sa LRT 2 J. Ruiz Station sa San Juan 7:43 ng umaga. Tumigil po yung tren, tapos bigla pong pumutok yung wirings po sa taas. Parang yung 5-star po, 5-star na paputok. Hindi naman po nasunog or something. Naklabasan na kami. Medyo malakas din po. Natakot ako. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, nagkaroon ng short circuit sa kanilang linya. Tumirik siya, hindi na siya mapaandar. Merong automatic system kasi yung mga tren natin na pag may aberya or may problema, technical yung tren, hindi na niya talaga pagagalawin niya. Naparalisa ang operasyon ng LRT2 mula Antipolo hanggang Recto na nakaapekto sa mahigit 3,000 pasahero. Mahirap po sumakay ngayon kasi pupunuan talaga eh. Yung iba po nga po nakasabit na eh. 9:42 na ng umaga nang maibalik sa full operation ang LRT2. Humihingi muli ng paumanhin ng LRTA sa nangyari. Nawala umanong kinalaman sa aberya rin sa linya ng tren kahapon. Pero ang nasabing tren ay siya ring tren na napaulat na nagka-aberya nitong nakaraang buwan. Na-trace namin sa it has something to do with dun sa kanilang electrical power component, power system nila. Babalik namin sa depo yung tren at ipacheck namin mabuti. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Happy to be back ang American Idol alumnus na si David Archuleta sa Pilipinas para sa kanyang concert this weekend. But bumisita pa siya sa GMA Network kung saan may pati siya sa upcoming performances na dapat abangan ng fans. Makichika kay Nelson Canlas. Pinoy Archies Unite! Hi, David! Hi, David! After 6 years, nagbabalik bansa si American Idol Season 7 alumnus David Archuleta. Thank you! Kaninang umaga, nakipagchikahan siya sa unang ngirit. Isa raw ang Pilipinas sa pinakamalapit sa kanyang puso at ang warmth ng mga Pinoy ang gusto niyang balik-balikan. They're so welcoming, they're so kind, they're so cute, like it's like they're so shy, but they'll still like come and be friendly and talk, and I love that because I feel like that's how I am. So I'm like, oh my gosh, we're the same. So it's very, I feel like that's why I get along with everyone here so much, because they remind me of how I act. From being a cutesy singer, malaki na raw ang pagbabago ni David. Mula nang umaming queer noong 2021, mas confident at nailalabas na raw niya ang kanyang authentic self, maging sa kanyang music. At sa mall show niya bukas at sa concert sa Sabado, he's going to treat his Pinoy fans to a lot of love songs na minahal natin sa kanya at mga mamahalin pa. I've added a couple of songs like that I feel like Filipino fans specifically would enjoy to hear. A special guest coming as well that I'm looking forward to performing with, so that'll be a lot of fun. David, bukod sa Pinoy Archies, ano ba ang miss na miss mo sa Pilipinas? I always like to eat wherever I go, so always to enjoy the Filipino food as well. Via Instagram, nagpasalamat din si David sa fans na nagbigay sa kanya ng Philippine mangoes. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.